ordinary day for the House of Colab. Everyone made an effort to dress up and to go live sa aming TikTok account. Pero ang hindi nila alam, ang ordinary day magiging extra something special. Sobrang salamat nga dun sa mga ano, sa mga ginawa nyo. Nakita ko na kasi yung videos and nakapili na ako ng winner. Bro, thank you. Sobrang ganda ng audio mo kasi to be honest, yung ano, yes. Napaka-catchy niya, napaka-sweet niya. Ang dali niyang gawa ng content eh. So, pwede nga ano eh, yung sa challenge, pwede ko nang i-announce yun eh. Oh! Ano pero kasi parang mas maganda kung pupunta na lang ako dyan kasi... Oh! Parang malapit naman tayo dito, di ba? Malapit naman. Malapit lang. Mukhang malapit kami dito, tapos may mga kasama rin ako, pero... edi, sige! Pero tong si Mafayos, hindi lang pala nag-iisa. Dahil kasama niya pa ang buong grupo niya. Welcome to THOC Mafias, Dudut, Lonzo, Waf, and Nick. Welcome to the House of Kota. Yeah! Bro, since we were talking about your songs, what's your first hit song and what's your inspiration for that? First hit song talaga, Tang I Want You Back na. Semi-hit song. Semi-hit, pero yung hit na hit talaga na yung... mas nakilala, pati yung face ko sa kanila. Ah, yung song kasi, bago ko siya i-release, nasulat ko na siya 1 year before ko i-release. Mm-hmm. Nung nanalo siya. So, ayun, naghintay lang kami timing kasi parang late na ako namin. Patapos na yung ano, so sabi natin na, hintay na lang kami ng next Miss Universe na ipapasa nila yung corona. Okay. Doon namin i-release. So, para sa timing talaga yung media song? Yeah, para sa kanila talaga. Yeah, yun na rin yung name. What are your tips for aspiring singer and musician? Actually, feel ko lahat kami makakapag-advise lang. Kung ano, mag-isip. Sa katulad ko na aspiring, isip, kapag-consider, isip ko consider. Ay, siya pala kasama sa vibe niya. FYI. Ayun na. Siguro ano lang, never stop learning. Araw-araw dapat learning. Kahit, basta everyday dapat ma-improve mo yung sarili mo. Kahit pa maliit na maliit yan or any. Small step, progress is progress. Sa akin ano lang, consistency. Huwag ka lang titigil sa ginagawa mo, tapos ano, laging, dapat ano eh, maging masaya ka lagi sa ginagawa mo, yun lang. Kailangan, sabi kasi nila, always find joy in what you do. Kaya, para mas maging magaan yung ginagawa mo, at the same time, lagi mo siyang isipin na, gawin. Masaya ka. Kahit na ngayon, parang may times pa na gusto namin mag-give up. And yun nga, katulad sa amin na consistency, and if you really love what you do, you go through it kahit na maraming basher or anything. Talaga yung pupush nyo na. Kasi kung mahal nyo yung memory, basta masaya kayo, ay hindi lang kayo nakapakibat na. Yun ang hindi ko. Ito nga si Celine, fangirl mode na naman. Sa labas, diba? Kung ako na nga ang papipiliin. Parang tuwa lang din yung heart ko nung nakita ko si Matayos kasi nga, yung most of his songs kasi nasa playlist ko rin and then parang, ayun, parang ito yung, ala, ito yung kumanta ng ganito tapos nasa harap ko na ngayon. Parang sobrang shock, sobrang happy and sobrang nakakatuwa nung nakita na namin sila personally. At dahil idol na idol ng mga content creators si Matayos at ang kanyang grupo, nagpakitang gilas pa sila sa harap nila. Pero sino kaya ang mananalo sa lambing challenge? Ang lambing mo. Dapatan
at sa akin tumabi. Huwag kang lalayo, please, huwag din naalis. Dito ka. Paano mo pinag-structurize yung magiging content mo for that? So ayun, since nagka-partner-partner para sa challenge, partner kami ng jowa ko. Tapos, gusto ko kasi, surprise. So, yung nangyari sa content ko is, di niya alam na yun na pala yung content ko. Nung tinanong niya ako, jowa, mag-content na tayo. Jowa, ba't di pa ba tayo nagko-content? Tapos bigla ko na lang sinabi sa kanya, ah, eto, panoorin mo. Kiss Your Jowa Challenge. Sino binibit-bit yung bata? Ang naman maramdaman ang lambing mo. Di kayang tapatan ng sino man ang yakap mo. Kaya likan at sa... Ayun, tapos na yung video, nakaano na. Tapos sabi niya, kailan mo sinut yan? Tapos sabi ko, gusto ko kasi surprise yung shoot natin para yung reaction mo genuine. Tapos ayun, kami na ngayon nanalo sa challenge. Tapos nagustuhan din nila matayos yung video namin. Kaya sobrang sarap sa feeling kasi nanalo ako. Tapos sa idol ko pa, di ba? Ano ba yan guys? Nungot ko naman. Gusto ko lang naman maramdaman ang lambing mo. Di kayang tapatan ng sino man ang yakap mo. Pero syempre, hindi rin magpapahuli ang resident singer ng THOC na si Telly sa pakikipag-collab kay Mateus. Gusto ko lang naman maramdaman ang lambing mo. Di kayang tapatan ng sino man ang yakap mo. Kaya likan at sa akin tumabi. Huwag kang lalayo, please, huwag din naalis. Dito ka na lang magpalipas ng gabi. I will be your peace kahit sandali. Thank you. Once in a lifetime experience na ma-meet ng mga content creators ang artist behind the song that they are using for their contents. Kita sa kanilang mga mata ang saya at galak na nararamdaman ngayong araw na ito. For me, sobrang laking tulong nila, lalo na sa TikTok. Kasi parang yun na yung dumagdag na siya sa promotion. Dagdag na siya kasi dati radio, TV, doon mga yun gagamitin. Ngayon, kasama na talaga yung social media, especially TikTok. And yung song ko dyan talaga nag-boom sa TikTok. So malaki rin utang na loob ko sa mga influencers katulad nila. And yun, dati sila Sir Manix gumagamit ng song ko, 2AM Boys. Grabe. And hanggang ngayon, nag-evolve siya na hindi na lang song yung mapopromote doon. Kahit anong bagay, pwede mo na promote doon. Kaya dapat responsible pa rin talaga sa paggamit ng influence mo. Kaya naman to Mateus and his group, thank you for visiting the House of Collab. Babe, I'm gonna cruise around the city, you can join me. Night ride, night lights, be a little crazy. Pwede rin magtubo, so kaya naman umefty. I'm your plus one tonight, we don't have to keep it low-key. Gusto ko lang naman maramdaman ang lambing mo. Di kayang tapatan ng si... Thank you.